papurihin siya yamitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya yamitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na, hinugna ang anihin sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo na ang ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Alleluia, 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 Alleluia. Manatiling kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo nang hindi maligaw nino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Narinig natin sa ating mga pagbasa yung paglalarawan pa rin ng katapusan ng panahon. Sa unang pagbasa, narinig natin kung papaanong sa katapusan ng panahon, paghihiwalayin pa rin yung masama at mabuti. At yung ubas na simbolo ng mga taong nagpakasama ay makakaranas ng poot ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo naman, narinig natin yung pagpapaliwanag ng ating Panginoon kung papaano darating yung katapusan. At sa antipona ng ating Alleluia, narinig natin, manatili kang matapat hanggang sa iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. At ang lahat ng ito ay nagtuturo sa katapusan ng panahon. Kung hindi man sa katapusan ng panahon, sa katapusan ng ating buhay. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, darating at darating ang Panginoon. Yung ambience nung ating mga pagbasa ay pawang nakakatakot. Pawang naglalahad ng mga, alam nyo na, nakakatakot, nakakagilalas, nakakakilabot na mga pangyayari. Pero magandang pagnilayan kung talaga bang dapat tayong matakot sa pagdating ng ating Panginoon. Yung narinig natin, may digmaan, merong pagkapot ng Diyos, merong kaguluhan.
Kung isipin natin, nakakatakot naman talaga. Pero kung mas malalim nating pagninilayan ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay, kung hindi man natin maabutan yung ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, malamang maabutan natin sa dulo ng ating buhay, nakakatakot nga ba talaga o dapat ba talaga tayong matakot? Siguro, mas magandang isipin na oo at hindi. Oo, dapat tayong matakot kung tayo ay hindi handa sa kanyang pagdating. Pero hindi tayo dapat matakot kung handa naman tayo sa kanyang pagdating. Kaya nga ang paalala din sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw at bawat pagkakataon, bawat sandali ng ating buhay ay pagkakataon na maging handa sa kanyang pagdating. Araw-araw na ginawa ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon na maging handa sa kanyang pagdating. Pero ang susunod na tanong doon at susunod na hamon ay paano tayo naghahanda sa kanyang pagdating? Kung biglang dumating ang Panginoon sa ating buhay, kung mamaya, o di kaya bukas, o di kaya sa makalawa, handa kaya tayo? Matatakot kaya tayo? O kung di naman tayo matatakot, mananabik ba tayo? Bilang Kristiyano, mga kapatid, ang panawagan sa atin ay huwag matakot sa pagdating ng Panginoon. Bagkus manabik sa Kanya at magkaroon ng pag-asa sa kanyang pagdating. Dahil bilang Kristiyano, nananabik tayo dapat sa kanyang pagdating dahil finally, makakasama natin siya ng habang panahon. Pero matatakot tayo sa pagdating ng Panginoon kung alam natin sa sarili natin na baka hindi siya yung makapiling natin sa dulo ng ating buhay. Sa ating unang pagbasa, narinig na naman natin, dalawa lang naman yan eh, sa dulo ng buhay natin. Either makapiling natin ang Diyos habang panahon or makapiling natin yung kalaban ng Diyos habang panahon. Pero lagi nating tatandaan, hindi ang Diyos ang pumipili para sa atin. Hindi ang Diyos ang nagpapadala kung saan tayo mapupunta. Tayo pa rin yung pumipili kung saan tayo pupunta. Kung papunta man tayong langit, kung papunta man tayong purgatorio, o kung papunta man tayong impyerno. Lahat ng yon, tayo ang gumawa ng daan ng pupuntahan natin. At kung hindi tayo sigurado na Diyos ang makakapiling natin, ay talagang nakakatakot nga. Kung hindi tayo sigurado na baka pumunta tayo sa langit o sa impyerno, ay talagang nakakatakot nga. Kaya ang paalala sa atin, mga kapatid, ngayong araw, sa bawat araw na binibigay ng Diyos sa atin, ay pagkakataon din na magpakabuti. Pagkakataon din na magpakabanal. Ibig sabihin, pagkakataon na piliin siya. Pagkakataon na hindi matakot, bagkus magkaroon ng pananabik at pag-asa sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito
Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming mga pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Namula sa iyo, muling hangin sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa iyo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ngang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pagsaruan ang katawan at dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggunan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at bastan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sabihin na ito ating pagsanuan ng katawan dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggunan, Panginoon at Diyos nating lahat. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope.
Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Ang mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, inipinturo namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Padre Jesus.
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin.